Magandang araw, ka-BCNHSMPC. Sa tuwing dumarating ang unang quarter ng taon, ay nagaganap ang General Assembly ng ating kooperatiba. Narito ang ating General Manager Juanito Dalog upang magbigay ng ilang anunsyo tungkol dito. Ang magaganap na General Assembly ng ating kooperatiba sa darating na 13 ng Marso, 2021, Sabado, mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali ay gagawin sa virtual na pamamaraan. Ang link para sa ating General Assembly ay ibibigay ng ating Treasurer sa pamamagitan ng ating Facebook account. Ipinagbibigay alam rin sa lahat na ang ating attendance sa General Assembly ay maitatala sa pakikilahok natin sa electronic na halalan. Inaasahan namin ang aktibong pakikilahok ng lahat sa ating General Assembly at eleksyon. Mabuhay ang ating kooperatiba, bagamat sinubok tayo ng pandemyang ito, pinilit pa rin ng pamunuan natin na magkaroon ng kita kahit konti ang ating kooperatiba, at makakaasa kayo na makakatanggap pa rin kayo ng dividendo, bagamat hindi namang kalakihan. Pero alam ko na ito ay makakatulong sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, GM. Kaugnay ng nasabing eleksyon, narito ang mga bakanting posisyon na ating pagbobotohan. Una, 4 na Board of Directors. Ikalawa, 3 Audit Committee Members. At ikatlo, 3 Election Committee Members. Narito naman ang mga kwalifikasyon para sa pagtakbo sa mga nasabing posisyon. Una, mayroong minimum na kapital na 20,000 piso. Kalawa, ipinagpapatuloy ang pagtangkilik sa mga serbisyo ng kooperatiba. Ikatlo, kasapi na may mabuting katayuan sa loob ng huling 2 taon. Ikaapat, nakakompleto o kaya ay handang ipagpatuloy ang kinakailangang pag-aaral na itinakda ng batas, alituntunin o pulisiya na inaprubahan ng pangkalahatang asemblya. Ikalima, may mabuting pagkatao at taglay ang iba pang kwalifikasyon na ipinatutupad ng IRR. At panghuli, handang maglaan ng panahon at oras para sa kooperatiba. Na binubuod ng acronym na LAWITS. Leadership abilities, willingness, interest, and time to serve. Narito naman ang mga dahilan upang hindi maaprubahan ang pagtakbo ng isang miyembro sa alinman sa mga nabanggit na posisyon. Una, may hawak na anumang posisyon sa gobyerno maliban sa party list representative o bilang pinuno ng kooperatiba na kanyang kinakatawan. Ikalawa, may tiyak o di tiyak na personal na interes sa mga negosyo ng kooperatiba. Ikatlo, pagliban ng 3 magkakasunod na pulong o lampas sa kalahati ng lahat ng mga pagpupulong sa loob ng 12 buwan, maliban kung may katanggap-tanggap na dahilan na inaprubahan ng Board of Directors. Pang-apat, pagiging pinuno o empleyado
ng Cooperative Development Authority. Panglima, nahatulan ng kasong administratibo o sibil o kriminal na may kaugnayan sa pananalapi o pananagutan. Pang-anim, diniskwalipika ng batas. At pang-pito, naging akusado o tagatugon sa anumang nakabinbin na kasong administratibo, sibil o kriminal na may kaugnayan sa pananalapi. Sa mga nagnanais tumakbo sa alinman sa mga nasabing posisyon, maaari kayong magtungo sa opisina ng ating kooperatiba o lumapit sa sino man sa mga miyembro ng ating election committee upang kumuha o humingi ng Certificate of Candidacy. Ang filing of candidacy ay magaganap mula ikalawa hanggang ika-22 ng Pebrero 2021. Ang mga kwalipikadong kandidato at ang paraan ng pagboto ay ipapaalam sa pamamagitan ng ating Facebook account. Muli, inaasahan namin ang inyong aktibong pakikilahok sa virtual na General Assembly at electronic na halaman. Mabuhay ang BCNHSMPC!